kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo po ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagkapakasakit na kusa naming pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Nineve at ipahayag mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ng Nineve pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Nineve, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Nineve, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isaman, wala ring iinom maging tao o hayop.
Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanyang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Nineve. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong mataos, alinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesukristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na di hamak
kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, isang linggo nang nakakaraan nang simulan po natin ang panahon ng Kwaresma. Ang panahon na kung saan binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Baka sabihin nyo, Father, araw-araw naman, di ba? Kahit hindi Kwaresma, tinatawag tayong magsisi, tinatawag tayong magbalik loob. Tama po kayo. Subalit, ang Kwaresma ay isang natatanging panahon upang maging dakilang tanda hindi lamang ng pagkakasala ng tao, hindi lamang ng kamatayan ni Kristo, nalalam po natin yan. Kapag Lent, kapag Kwaresma, ang nasa isip natin, kasi napakamakasalanan ng tao. Sapagkat napakasama na ng tao. Kwaresma, Lent ay maghihirap ang Panginoon. Kamatayan ng Panginoon. Kaya pagmamasdan ho natin, ang mga imahen na pinagninilayan ay ang the suffering Christ. Ang naghihirap na Kristo. Kaya nga po, sa liturhiya, ang kapistahan talaga ng Poong Nazareno ay hindi Enero 9, kundi Biyernes Santo. Sapagkat ang imahe natin ng Nazareno ay ang imahe ni Kristong naghihirap, nagsasakripisyo, at mag-aalay ng buhay. Ngunit mga kapatid, kagaya ng sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, kung tayo po ay araw-araw humihingi ng tanda mula sa langit, Lord, bigyan mo nga po ako ng sign. Ano bang pwedeng mangyari sa araw na ito? Araw-araw, ang bawat umaga ay bagong tanda. Every morning is a new sign of a new beginning, of a new blessing. Ang bawat umaga ay bagong tanda ng bagong pag-asa ng bagong biyaya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, napakasama ng henerasyon na ito. O bakit naman niya tinawag na masama? Sapagkat kung babalikan natin ang unang pagbasa, balak ng Panginoon na gunawin ang Ninive. Bakit? Sapagkat napakasama na ng mga tao. Ngunit, ang Diyos hindi sumusuko sa kasamaan ng tao. Tandaan natin yan. Ang Diyos hindi mo mapapasuko dahil lang sa kasamaan mo. Laging gagawa ng paraan ng Diyos para mailigtas tayo. Kaya binigay niya si Jonas. Si Jonas ay naging tanda ng Diyos na nagpapatawad, ng Diyos na umaasa na maaayos pa tayo, na mababago pa ang mga tao. Kaya naman, dahil, makinig po kayo mabuti, dahil ang hari nila mismo, ang leader nila mismo, ang nagpasimuno ng pagbabago, hindi tinuloy ng Diyos ang kaparusahan. Napakaganda hong balikan nun. Kung tayo mismong mga magulang, nakatatanda, leader, ang magpapasimuno sa tama, sa mabuti, hindi malayong matapos ang anumang kasamaan
problema, paghihirap. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, napakasama ninyo sapagkat noon si Jonas lang sapat na. Kayo, kasama nyo ang Panginoon. Itinuro na ni Kristo ang daan patungong pagbabago at kaligtasan. Ngunit ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong makinig. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating misa ngayon, ngayong Kwaresma, balikan muli natin, sariwain natin, pagnilayan at paniwalaan natin na tayo ay tunay na pinagpala sa pagkakaroon natin ni Kristong dakilang tanda. Ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan ay hindi lamang po tanda ng kasamaan ng tao, na kaya siya naghirap at namatay dahil naging masama ang tao. Hindi. Kundi ang kanyang paghihirap at kamatayan ay ang dakilang tanda ng kabutihan ng Diyos, ng kaligtasan ng tao. Araw-araw, ang bawat umaga ay dakilang tanda ng bagong pag-asa, ng bagong biyaya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na hindi maaaring takasan ang Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay. Ang ating pong itutugon, Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito, naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang mga masasamang gawi at lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang mga kapatid nating nawalan ng bahay, mahal sa buhay, dahil sa iba't ibang kalamidad at sakuna sa ating bansa. Gayon din ang mga kababayan nating naninirahan, nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Patuloy nating ipagdasal ang mga leaders, ang mga punong lingkod ng ating simbahan at ng ating pamahalaan. Ama naming mapagmahal, ibinigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig sa pagdating ng iyong anak. Kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino tiyaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po si Monsignor Josepino Pepe Ramirez at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala.
na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Pakisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsuot sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng suporta, ng tulong, donasyon, pinansyal at material. Ang lahat ng ito po ay labis naming pinagpapasalamat at isinasama rin sa aming mga panalangin. Araw-araw, tuwing umaga, huwag tayong matakot at madamot na maging tanda ng bagong pag-asa, ng bagong biyaya. Ang Diyos na ang magbalik ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka na.